Let's move on to Manila North Cemetery. All right, si Justin Punsa lang. Justin, kamusta dyan? Yes, magandang umaga sa inyo, Manong Ted at DJ Chacha. Ang oras ngayon, 7:41 at around 1 hour pa lang mula nang magsimulang magpapasok dito sa loob ng Manila North Cemetery. At isang oras pero 250 pa lamang yung pumupunta dito sa Manila North Cemetery. Medyo mahigpit yung pagbabantay ng mga otoridad dito. Sa entrada pa lang ng Manila North, may mga pulis na at sinicheck yung mga bag ng mga papasok at tinitiyak din nila na walang senior citizen or above 65 years old or below 15 years old na makakapasok. Kapag pasok doon sa edad na yon, hindi sila papapasukin dito sa loob ng Manila North Cemetery. At sasabihin lang sila na mag-antay dito sa labas at yung kanilang mga kaanak ang papayagang pumasok. At sasabihin sila na syempre magmadali dahil bawal naman nga talagang magsilabas ng kanilang mga bahay yung mga senior citizen. Ayon kaya NCRPO Chief De Bolsinas, nasa 777 yung total police personnel na mula sa NCRPO na ipapakalat sa buong Metro Manila. Pero dito sa Manila North Cemetery, mula lang mismo sa police station na nakakasakop dito, yung Santa Cruz Police Station, nasa 80 na mga pulis yung nagbabantay. At bukod sa pag-check ng bag, pagpapatanggal ng mga lighter, pabango, at iba pang mga flammable materials, kailangan din na nakasuot ng face mask at face shield yung mga tao. At syempre, bawal magdala ng kahit anumang matutulis na bagay, mga patalim, at barrel, tsaka syempre mga ipinagbabawal na droga. Pagpasok dito, manoted sa Manila North Cemetery, merong disinfection booth, parang misting. Pagdaan doon, magdi-disinfect, tapos paglagpas doon, meron namang thermal scanner na meron din mga nagbabantay from Manila North Cemetery para matiyak na walang sintomas or at least walang lagnat yung mga papasok dito sa Manila North Cemetery. Tapos sa ngayong araw na ito, Manong Ted, last day nga ngayon ng pwedeng bumisita ang ating mga kababayan sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At hanggang alas 5 lamang ng hapon pwede na bumisita dito. After 5 p.m. ilalak na yung gate ng Manila North Cemetery at pwede na ulit bumalik yung mga tao sa November 5 na. At sa ngayon, meron din ditong first aid station sa lakuyan sa aking harapan. Meron nga isang senior citizen na kinukuhanan ngayon ng BP ng mga otoridad para mukha kasi nga na nahilo itong si tatay. Meron tayo isang nakausap, si Nanay Armelinda. 71 years old na siya. So hindi siya pinayagan ng mga otoridad na makapasok. At ikinalungkot ngayon dahil tradisyon niya na taon-taon na bisitahin yung kanyang namayapang asawa. And unfortunately, this year, sa bahay lang niya. Siguro mapupuntahin niya na lang sa kanyang bahay yung kanyang asawa dahil baligtad ng dalaw, ha? Baligtad muna yung dalaw. Okay ka, Justin, ha? Okay ka. Pwede ka sa may kaslaf mamaya. Tapos si Justin, ano? Justin, andiyan yes, ka pa? Yes, sige. So talagang ito ay paradigm shift, no, sa ating lahat, Justin. We really have to accept the fact that we have to adapt, no, to adjust, no. Ito ho naman po, hopefully ay hindi permanente. Baka ho ngayon taon lang po ito. Sige, so ang challenge nga dyan is paano ho ma-maintain yung mga protocol na dapat sundin. Justin, ang North Cemetery ay nasa La Loma, di ba? Sa may Aurora Boulevard na kanto, malapit sa Blooming Street, Manong Ted. I see. I'm sorry. Iba pala yung La Loma Cemetery. Iba yun. Kasi pinapatanong kasi ni Chacha kung bukas na ilitsunan dun. Sorry, ah. Nadadaanan naman natin yung paminsan, Manong Ted. At na ila. May madadaanan ila, ni Justin? Bukas na ilitsunan. So bukas. Sige. Okay, kasi pagkain ka agad ang naisip itong... Ayun ang naisip ko habang nagre-report siya dahil nasabi niya ngayong madadaanan. Baka pwede mong daanan at maihati dito sa amin. Okay, wala pang sweldo, DJ Sasa. Wala pa daw sweldo. Hindi. Alam mo, pirmahan mo lang yan. Sagot ng agad. Okay. Salamat, Justin. Ingat ikaw. Salamat, Manon. Kaya natin, DJ Sasa. Yan ang report.